Muli natin pinakamamalapit, tayo po lahat ay tumayo, maminula, tayo po itadako sa salita ng Diyos. Praise the Lord, tayo po lahat ay tumayo, makinig ng salita ng Diyos, tayo dalhin po lahat ay bilang pinagawa ng preacher, Brother Richard Abad, praise the Lord. Praise the Lord, give a shout, imala kapatid, Black Preacher James Vargas. Everybody say, praise the Lord. Kung po ating mahal na Panginoon, pinamahal, tayo po lahat ay manalangin, sama-sama tayo dumalangin. Hallelujah! Hallelujah! O patikilat, mapagpala namin Diyos sa manaming banal, mahal namin Panginoong Jesus. Lubos pa kami pagpupuri, pasalamat sa iyo, Diyos, sa iyong mga biyaya at habag, mahal na kabutihan mo sa aming mga buhay. O Diyos, sa kong panalangin po namin na mahal at ginagalang, Pastor Willis Rada Almeda, patawarin po ang bawat sa aming mahal na Panginoon. Ikaw po, Diyos, sa maglangin sa iyong banal salita, ikaw po magbukas ng pangunawa ng bawat isa. At ikaw kong magbigay ng karunungan sa ibang aral, mahal pa yun sa ganakin, wala pa akong magagawa. Sa ilo po ka nagtitiwala at umaasa, mahal pa yun, kahabagan po kaming lahat. O Diyos, sa hapon na ito, magpalayan po kaming lahat, mahal pa yun sa makapangyari ang pangalan mo, mahal pa yun sa aming sinasaway. Lahat ni mo yun, mahal lang anumang gawa ng kaway, lumayan sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord po rin po ating dakilang Diyos, maming na mahal. Pinakamataas po na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord at minamahal at binibigay po ang dobling paggalang sa ating pong dearly beloved normal pastor, ating minamahal at ginagaling panghilista, Wendy Estrada Almeda, ginamit po ng ating mahal na Panginoon upang tayo pong lahat ay makalapit at makakilala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Talagang tayo po ay nakabenepisyo, mga minamahal, dahil sa binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng tunay na mangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at pag-alaala po sa mga banal na turo aral ng ating dearly beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear. At hindi po binibigay ang dawang ipag-alang sa ating Mama Dio, ating beloved normal assistant pastor. At sa kanila po minamahal ang mga anak, beloved Almeda children, children-in-law at grandchildren po. Sa buong sambayan, ating mahal ang lista. Sa kanila minamahal ang mga anak, we give double honor, minamahal. Praise the Lord. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, ordained preachers, preachers, sa lahat po ng ating mga beloved co-workers, sa lahat po ng ating mga beloved choir members, sa mga beloved musicians, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, at sa mga nanonood po through live streaming, mga minamahal, sa mga sandali ito, binabati po natin sila. Sa ating pong lahat, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord! Pari po ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po idadako sa salita ng ating mahal na Panginoon, minamahal. At sabi po ng Biblia, mga minamahal, o rather, ating po pamagatan ito, mga minamahal, na guarding your heart. Bantayan po natin ang ating mga puso, mga minamahal, lalo na po sa ating sitwasyon ngayon, mga minamahal. Alam niyo na pong aking ibig sabihin, mga minamahal, na talagang sinusubukan din ang ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, marapat lamang po na ingatan natin o bantayan natin, ingatan natin ang ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 23, mga minamahal ko, Proverbio 4, 23. Kindly po. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. For they are life unto those health to all their flesh. Amen. Chapter 4, verse 23. Mga kawikaan, kabanatang 4, ang talata 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat ginadaluyan ng buhay. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, keep thy heart with all diligence. Keep thy heart with all diligence, for out of it are issues of life. At ito pong mga minamahal, buong sikap na ingatan po ang ating mga puso sapagkat ito po ay dinadaluyan ng buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So, I think hindi lang po spiritual, maging sa physical. Amen po ba?
Amen po ba? Ingatan din po natin, mga minumahal, yung ating puso, physically, at lalong-lalo na sa spiritual, sapagkat ito po ang dinadaluyan ng buhay. Actually, mga minumahal, yung ating courage, yung ating emotion, mga minumahal, nandyan po yan sa ating mga puso, yung ating trust, pagtitiwala sa mahal ng Panginoon, nandyan po sa ating mga puso yan, mga minumahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, ingatan po natin ang ating ang puso ng buong sikap sapagkat ito po ay dinadaluyan ng buhay. Actually, mga minamahal, yung pong worry, no, bakit po dapat ingatan natin yung ating mga puso, ito po ay parte po, mga minamahal, sa ating sitwasyon, no? May tinatawag po na yung pag-aalala. Ito pong pag-aalala, mga minamahal, ito po yung isa sa mga nakakabagabag o nakaka-trouble sa ating mga puso, mga minamahal, no? Sabi po ng dictionary, mga minamahal, about the definition of worry o pag-aalala. Worry means to think about problems or fears. To think about problems or fears, takot, to feel or show fear and concern because you think that something bad has happened or could happen. Or show fear and concern because you think that something bad has happened or could happen. Ito daw pong pag-aalala, mga minamahal, ay yung pag-iisip po ng, iniisip po natin ang problema, pag iniisip po natin yung takot, nagkakaroon po tayo ng pag-aalala. At mga minamahal, nagkakaroon tayo ng takot o concern, nababagabag po tayo, mga minamahal, dahil nag-iisip tayo na baka may mangyaring masama o may nangyaring masama. Baka may nangyari o baka may mangyayaring masama. Lahat magsabi ng praise the Lord. So kung titingnan niyo po, mga minamahal, yung pag-aalala, eh parang katulad sa nag-a-advance. Nag-a-advance po tayo ng takot o negatibo o anumang mga bagay, mga minamahal, na iniisip natin, kaya tayo nag-aalala. Maaring nangyari na, iniisip natin baka nangyari na, iniisip natin baka mangyayari. So mga minamahal, nag-aalala po tayo. So kung i-analyze po natin itong worry o pag-aalala, eh mga bagay na iniisip na natin na hindi pa nga natin alam kung nangyayari ba o mangyayari ba. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin, tama po yung sinabi ng Biblia na kung mag-aalala ka, hindi rin po yan makakapahaba ng iyong buhay. Amen? Amen? Siguro magplano ka, okay yon, magplano ka. Pero mag-alala ka, mali po yata, mga minamahal. Lalong-lalo na po sa atin, mga minamahal, na ginagabayan tayo ng salita ng mahal na Panginoon, ginagabayan tayo ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon, na tayo po'y magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas ang palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kung wala kang Diyos na buhay na pinagkakatiwalaan, maaari kang mag-alala. Amen po ba? Pero kung nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon at ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, everybody say praise the Lord. Kung ikaw ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon at gumagawa ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka dapat mag-alala dahil ang Diyos ang gagawa ng mabuti para sa iyo. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Alam niyo po yung sabi ng ating dearly beloved pastor, if you worry, you don't trust. Kapag ikaw daw po'y nag-aalala, hindi ka nagtitiwala. Kapag ikaw nagtitiwala, hindi ka nag-aalala. Amen po ba? Puno na tayo ng pag-aalala. Nung wala tayo sa mahal na Panginoon, sang katerbang pag-aalala meron tayo. Hindi natin nakita yung himala. Hindi natin nakita yung mga pagpapala. Pero ngayon, mga minamahal, nakita ng ating dalawang mata ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, dapat lubos tayong magtiwala. Amen? Ano pong sabi ng Biblia, Proverbs chapter 4, or rather Philippians, sorry. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, mga minamahal.
sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. From the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Filipos, kabanatang 4, antalay 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa saan mang bagay, kundi sa lahat mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Palapakan po natin natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi po ng Biblia, be careful for nothing. Huwag ka daw mag-alalas sa anumang mga bagay. Amen po ba? Be careful for nothing. Huwag kang mag-alalas sa mga bagay-bagay. O kahit anong bagay, huwag kang mag-alala. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano pong gagawin natin kung hindi tayo mag-aalala? Ito po yung gagawin natin. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Hindi ka mag-aalala, pero ang gagawin mo, sa panalangin at pagsusumamo, ipaparating mo sa Diyos lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. So yung mga hindi nag-aalala, nagpipray. Amen. Amen. Konti lang yung nag-amen ha. Yung hindi nag-aalala, nagpipray. Kasi yung nag-aalala, hindi na po nakakapag-pray kasi nagugulumihanan na eh. Amen po ba? So tandaan po natin ang mga naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. Pero sabihin mo sa Diyos ang iyong mga problema. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang beses lang ba natin sasabihin? Siguro kung nalutas agad, hindi mo na sasabihin ulit. Amen po ba? Amen po ba? Pero kung hindi pa nalulutas, hindi pa binibigay, sasabihin mo ulit. Yun ang sabi. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa Diyos ang iyong problema, mga minamahal. Kunti lang yung pumapalakpak, mukhang ano ah. Mukhang hindi niya ata sinasabi sa Diyos yung problema niya. Everybody say praise the Lord. Kasi pag, di ba, a prayerful Christian is a powerful Christian. Yung Kristiyanong nagpipray, nilalangisan ng mahal na Panginoon, binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan. But a prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya nga, totoo talaga, minamahal, dahil the more you pray, the more you trust. Habang nagpupuri ka, habang nananalangin ka, habang ikay nakikipag-ugnay sa Diyos, lalo na po sa atin, tinuruan tayo na yung mahabang oras, huwag tayong manghinayang, kung makapagpuri tayo ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras, huwag ka manghinayang. Bakit? Nandyan ang kalakasan natin mga Kristiyano sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mahal na mahal, at magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Wag daw po tayong mag-alala, pero ipaalam natin sa Diyos. Amen? Amen? Anong sabi ng Biblia? Ang Diyos ng kapayapaan ang magbibigay sa atin ng pag-unawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mauunawaan natin. Everybody say praise the Lord. Magbibigay sa atin ng pag-unawa at siya po ang mag-iingat ng ating isip at puso kay Hesukristo. Imagine? Magpupuri ka pala, huwag kang mag-alala. Kapag totoo po yan, pag nag-aalala ka, masyado kang worried, ang gawin mo, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Umawit ka sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? We are indwelt by the Spirit of God. The peace that we have, the joy that we have, the gladness that we have, the faith that we have are the fruit of the Spirit. Yung pong joy, faith, gladness na meron tayo, bunga ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon na nananahan sa atin.
Ibig sabihin kapag kayo nagpupuri, umaawit ka sa Diyos, pagbaba ng presensya ng ating mahal na Panginoon, muli kang i-revive ng ating mahal na Panginoon. Muli kang i-recharge ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, nandyan lang pala yung solusyon. Amen po ba? Ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin. God answers our prayers. Tatlong bagay ang pagsagot niya, mga minamahal. Merong yes, ibibigay ng Diyos. Amen? Amen? Tutugunin ng mahal na Panginoon ang prayer mo. That is yes, maaring darating agad yan. At merong no, dahil hindi makakabuti sa iyo, hindi ang sagot ng ating mahal na Panginoon. At meron ding isa pa yung tinatawag na wait. Yes din po yan, pero maghihintay ka pa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, hindi ka dapat mag-alala kundi mag-pray ka. May mga situation po dito sa Bible na ating babasahin sa mga men of God o masasabi nating heroes of the Bible na yung kanilang ginawa ay makukuhaan natin ng lesson, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Si Jacob, kung naaalala niyo po, si Jacob na anak ni Isaac, meron siyang kakambal, ang pangalan ng kanyang kakambal si Esau. Natatandaan niyo po, mga minamahal? Si Isaac, may kambal siyang anak, si Jacob at saka si Esau. Ngayon, yung blessing ng mahal na Panginoon napunta kay Jacob, napunta kay Jacob. Dapat kay Esau yon kasi si Esau ang panganay. Pero mga minamahal, plano ng Diyos na mapunta kay Jacob. Bakit? Sapagkat si Esau, nakita ng Diyos ang puso ni Esau na hindi siya nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi katulad ni Jacob, malaki ang kanyang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So yung blessing na dapat kay Esau, napunta kay Jacob. Ngayon mga minamahal, nung malaman ito ni Esau, yung panganay, yung kuya niya, not really panganay, kasi sa kambal, wala namang actually panganay dyan eh. Amen po ba? Yung iniisip lang na panganay, yung unang lumabas. Amen? Pero sabay lang din yon. Maaring minuto lang o oras ba. So yung unang lumabas, yun ang sinisabing panganay. Pero paglabas ni Esau, yung kamay ni Jacob nakahawak sa paa ni Esau. May meaning daw po yun. Nang meaning noon, mga minamahal, yung birthright o yung karapatang pagkapanganay ni Jacob o ni Esau dapat kay Jacob. Kaya talagang na-reveal yung nangyari na si Jacob na may takot sa Diyos, napunta sa kanya yung blessing. Ngayon, ito si Esau, to make the story short, galit kay Jacob. Si Jacob umalis, pumunta ng ibang lugar. Nakapag-asawa doon, papunta pa lang siya sa daan na yun, pumunta lang pa lang siya sa lugar na yun, nangusap ng mahal na Panginoon sa kanya. Nakita ng Diyos ang puso niya, napunta sa kanya ang blessing, mga minamahal, at papunta niya sa lugar na yun, nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya na anumang gagawin niya, kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya maganda talaga pag nasa iyo ang blessing ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Kasama mong mahal na Panginoon. Doon siya nakapag-asawa. Doon siya nagkaroon ng maraming ari-arian. So ito na po ngayon, minamahal. Sabi ng Diyos, bumalik ka sa iyong dating tinitirahan. Sa lugar ng iyong mga magulang. So ito na, babalik na. Ito na yung worries. Nandito na yung worries. Nandito na yung pag-aalala. Nandito na yung fear, yung takot. Pero wala pa. Iniisip kasi ni Jacob, baka galit pa rin yung kanyang kapatid, baka patayin siya, baka patayin yung kanyang mga anak, baka ubusin yung kanyang pamilya. So, worries po yun, mga minamahal. So, bilang tao, ang ginawa ni Jacob, nagkaroon siya ng parang portion by portion ba? May pinauna siya mga tao niya, may mga pinangregalo siya sa kanyang kuya, sa kanyang kapatid, ng mga kambing, mga sheep. Pinauna niya. So, parang group by group, siya yung nasa huli. Pinauna niya rin yung kanyang mga anak. Ang sabi niya, perhaps kung may anumang mangyari, yung iba makakatakas. Kung talagang galit ang kapatid ko, gawa niya ng masama yung mga naunang mga pinadala ko doon, makakatakas yung aking pamilya. Nandun yung pag-aalala, pero wala pa. Matagal na po yung panahon dahil yung anak niya,
labing dalawa na po yung anak ni Jacob. So matagal na. Everybody say praise the Lord. Pero nung nagpaiwan siya minamahal. Habang siya nagpipray, nagpakita ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya mga minamahal. Ito po yung napakagandang portion. Yung kanyang pag-alala, dinala niya sa prayer. At napakapalad po ni Jacob dahil sa kanyang prayer, nakinig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin minamahal Genesis chapter 32 verse 28 to 24 from the book of Genesis chapter 32 verse 24 to 28. From the book of Genesis, chapter 32, verses 24 to 28. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not let thee go, except thou bless me." And he said unto him, "What is thy name?" And he said, "Jacob." And he said, "Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed." Amen. Genesis, kabanatang 32, antara 24 hanggang 28. At naiwang mag-isa si Jacob, ay nagpagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa mabukang liwayway. At namakita nito siya hindi manaig sa kanya, ay hinipong kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakipagbuno sa kanya. At sinabi, "Bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na." At yan sinabi, "Hindi kita bitawan hanggang hindi mo ko babasbasan." At sinabi niya sa kanya, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." At sinabi niya, "Hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nagpagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig." Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Habang nag-iisa po mga minamahal, si Jacob, nakita niya po minamahal ang anghel ng mahal na Panginoon. At ito po hindi niya na binitawan. In what reason, papano niya po yun nahawakan, papano niya yun na-wrestle mga minamahal, ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero mga minamahal, hindi naman po sa ating mga problema, may mga prayers tayo, hindi naman anghel ang ipapakita sa atin, o mayroon sa ating ilan na anghel nagpapakita, pero siguro bibihira itong nangyari kay Jacob na nakipag-wrestle siya, parang nag-wrestling sila nung anghel, mga minamahal, hindi niya binibitawan. Pero sa ating pong prayers, mga minamahal, ang ibig sabihin po nito, kung meron kang hinihingi sa mahal na Panginoon, huwag mong bibitawan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Patuloy mo lang hingiin. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Nung nag-wrestle na sila, minamahal, nung anghel ng mahal na Panginoon, nakita nung anghel na hindi siya binibitawan ni Jacob. So hanggang napilayan na po yung pinilayan niya na hinawakan niya dito sa may bewang yung joints ng kanyang paa, mga minamahal, kumbaga na injury, mga minamahal, si Jacob. Pero hindi pa rin niya binibitawan. Ang sabi niya, mag-uumaga na, sabi ng anghel ng mahal na Panginoon, "Bitawan mo na ako." Sabi niya, "Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpalain." Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpalain. I will not let thee go until you bless me." Ganun ang prayers, mga minamahal. Hindi mo bibitawan hanggat hindi mo nakakamtan ang iyong mga hinihingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Ang nangyari po, minamahal, sabi ng anghel, hindi na Jacob ang tatawag sa iyo, kundi Israel na, sapagkat sa tao at sa Diyos, nagtagumpay ka. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ito palang pag-embrace sa Diyos, pag-embrace sa kalooban ng mahal na Panginoon, pag-embrace sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, habang ikay nagpipray, yung pagtitiwala mo, katulad sa pagyakap ni Jacob, mga minamahal, sa anghel, kahuli-hulihan, mga minamahal, nagkaroon ng katugunan ng kanyang prayers.
Ganon din po tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yes? Maaring may worries ka, maaring may pag-aalala ka, maaring na sa Cebuano pa nabalaka ka, pero wala dito ang solusyon. Ang solusyon sa imong pagyakap, sa pagtitiwala mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano mo ini-embrace? Amen po ba? Kaya may mga kapatiran, mabibless ka kahit hindi pa tinutugon ang kanilang panalangin. Sige lang gihapon, padayon lang gihapon, nagpapatuloy pa rin, nagbibigay pa rin, nagpapagamit pa rin, subusunod pa rin sa kalooban ng mahal na Panginoon hanggat makita mo pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating na yung pagpapala sa kanila. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad kay Jacob, everybody say praise the Lord. Pagdating niya na nakaharap niya yung kanyang kapatid, lumuhod siya, minamahal. Akala niya magalit pa rin, pero matagal na pala siyang pinatawad. Palapakan natin ang ating pinakamamahal. You see? Matagal na pala siyang pinatawad. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yung kanyang pag-aalala, sa kanya na lang na pagiging tao. Amen? Pero nung sabihin ng Diyos na bumalik ka sa iyong lugar at ako ang bahala sa iyo, akong mag-iingat sa iyo, dati na palang kinausap ng Diyos si Esau na matagal nang pinatawad si Jacob. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You see? Everybody say praise the Lord. Kaya pag, minsan kasi pag sinabi mahal na Panginoon, ganito ang gawin mo. Mahal na Panginoon, mahirap yata yan ha. Punta ka doon, ganito, ano ka doon. Mahal na Panginoon, hindi ko kaya. Minsan ganun po tayo. Paki-amen po ba tayo kung totoo yung sinabi ko minamahal? Everybody say praise the Lord. Pero gawin natin yung ginawa ni Jacob. Sumunod siya, nag-alalaman siya, nag-pray siya, niyakap niya ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Niyakap niya ang kalooban ng Diyos. Nagtagumpay po si Jacob. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Para mapag-ingatan po yung ating mga puso, kailangan po na yakapin natin ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Hindi taong nangako sa inyo, hindi taong nangako sa akin, hindi taong nangako sa atin, ang nangako sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung yayakapin natin ang kanyang mga pangako, mga minamahal, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Si David, mga minamahal, dito po tayo kay David, nagkaroon po siya ng problema. Kung siya ipapunta sila sa gera, kasama yung kanyang mga sundalo, papunta sila sa gera, hindi niya alam, hindi nila alam na yung kanila palang kampo sinalakay na po, mga minamahal, at ninakawan sila. Sa madalit salita, pag uwi nila, galing sa gera, mga minamahal, pag uwi nila, nakita nila yung kanilang kampo na malinis na. Wala na yung mga kanilang pamilya, asawa, mga anak, wala na. Yung mga hayop nila, mga ari-arian lang, wala na. Kinuha na ng mga looters, ng mga magnanakaw, mga minamahal. So eto na, pagod sila, galing sa kanilang biyahe, galit sa kanya yung mga sundalo niya. Galit sa kanya lahat, dahil yung mga anak nila, umiiyak sila, asawa nila, wala na, pamilya nila, wala na, pati mga ari-arian pa. So galit lahat kay David. Pero ang ginawa ni David, mga minamahal, ganun man ang sitwasyon, siya po'y nanalangin. Tingnan niyo po, gaano mang kahirap kahit lahat pa ng tao galit sa'yo, wala kang ibang dapat gawin kundi manalangin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Si David, lahat galit sa kanya mga sundalo niya. Siya'y nag-pray. Hahabulin ba namin, mahal na Panginoon, yung aming kalaban? Sabi ng mahal na Panginoon, habulin niyo. Sundan niyo sila. So dahil ang Diyos nang usap sa kanyang panalangin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, David encouraged himself. Si David mismo, mga minamahal, binigyan niya ng kasigasigan ng kanyang sarili. Sa paglilingkod, sa mahal na Panginoon, upang pala tayo magtagumpay, mapag-ingatan natin ating mga puso, kailangan magtiwala tayo sa mahal na Panginoon at pasigbigyan natin ng kasigasigan ng ating mga sarili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, 1 Samuel chapter 30, verse 6. 1 Samuel chapter 30, verse 6, mga minamahal. Praise the Lord. From the first book of Samuel, chapter 30, verse 6. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters,
But David encouraged himself in the Lord his God. Amen. Unang Samuel, Kamaratan 30, ang talatay 6. At nagdalamhating totoo si David, sapagkat pinagsasalitaan ng bayan ng batuhin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit, si David ang nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Si David po ay nagpakatibay sa kanyang Panginoong Diyos. David encouraged himself in the Lord, his God. Ibig sabihin, mga minamahal, maaring sa sitwasyon ni David, maaring ganun ang kasitwasyon mo. Ikaw na yung nabiblame, ikaw na lahat, mga minamahal. Maraming galit sa iyo, mga minamahal. Pero katulad ni David, mga minamahal, nagpakatibay siya sa Panginoon niyang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi tayo binigyan ng Diyos, sabi ng 2 Timothy, basahin po natin chapter 1 verse 7. Hindi tayo binigyan ng espiritu na matatakutin. Amen. Amen. Kundi binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at wastong kaisipan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin 2 Timothy chapter 1 verse 7, mga minamahal. Praise the Lord. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen. Ikalawang Timoteo, kabanatang 1, talatay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahalapin niyo po ang binigay ng Diyos sa atin. Mapalapakan po ba natin ang malakas ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ang magsabi ng praise the Lord. He has given us not the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu na matatakutin. Amen. Amen. Anong binigay sa atin? Kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating mahal po. Bakit po napufrozen yung mga masamang espiritu? Yung mga taong na sinasaliban ng masamang espiritu na pufrozen, pag nire-rebuke ng ating mga kapatiran, sinasabihan, manigas ka sa pangalan ni Jesus, naninigas. Mga ahas na mamatay, sinasabihan, mamatay ka sa pangalan ni Jesus, namamatay ang mga ahas. Bakit po, mga minamahal? Dahil ang binigay sa atin ng mahal na Panginoon ay espiritu ng kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. So yun po ang nasa atin. Amen. Amen. Hindi po espiritu ng takot, mga minamahal. Yun po ang ginawa ni David. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kasama nilang mahal na Panginoon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Naglakad lang sila. May nakita silang binata. May sakit. Nakahiga, nakahandusay, pinulot nila, pinakain nila, not knowing na yung binata na yon, yung binatilyo na yon, yung palang mag-guide kung nasaan yung kanilang mga kalaban. At nung makita na nila yung kanilang mga kalaban, madali na nilang napagtagumpayan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Biro mo yon, kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, kahit parang naghahanap ka ng karayom sa damuhan, ibig sabihin wala kang guide, hindi mo alam sa kapupunta, pero dahil ito'y kalooban ng mahal na Panginoon, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang matakot. Everybody say praise the Lord. Hindi ka binigyan ng espiritu na matatakutin. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan. Eh mga kapatiran niya, minamahal, hinahanap na ng NPA. Mga preachers natin, hinahanap ng NPA. Pagdating ng NPA, tinatanong, nasan si ganito? Nasan si brother ganon? Nakaluhod lang doon. Nakaluhod lang. Hindi nila nakikita. Binulag sila ng ating pinakamamahal pa noon dahil kailangang ingatan ng Diyos ang kanyang mga kinahabagan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody say praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, minamahal, gusto ng mahal na Panginoon ibigay natin yung ating mga puso sa Kanya. At maminamahal, sundin natin yung Kanyang mga pamamaraan. Ito po ay sinabi ng mahal na Panginoon. Kaya, para hindi ka nag-aalala, ibigay mo yung mga worries mo sa mahal na Panginoon, ibigay mo yung mga takot mo, pag-aalala sa mahal na Panginoon, takot, ibigay mo lahat sa mahal na Panginoon. Eh, sabi nga ng mahal na Panginoon, pati puso nyo, ibigay nyo sa akin. Hindi, ibigay na ano ha,
Tanggalin mo, tapos ibigay mo. Ang ibig sabihin, mga amin, na may pagtitiwala, yung pagmamahal, yung pag-ibig. Kung may pag-alala ka, may takot ka, ibigay mo lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, Proverbs chapter 23, verse 26, mga amin na mahal, Proverbio 23:26. From the book of Proverbs, chapter 23, verse 26. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Amen. Mga Kawikaan, Kabanatang 23, Antalatay 26. Anak ko, ibigay mo sa akin yung puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Everybody say, praise the Lord. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Ibigay mo sa akin ang iyong puso, sabi ng mahal na Panginoon, at minamahal, malugod ang iyong mga mata sa aking mga pamamaraan. Kapag ibigay mo pala yung puso mo sa mahal na Panginoon, pag-aalala, pagtitiwala, takot, lahat, ibigay mo sa mahal na Panginoon, minamahal, malulugod ka, matutuwa ka sa mga kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mapag-aaralan mo kasi. Everybody say praise the Lord. Ito pala yung kalooban ng Diyos sa akin. Amen? Ito pala yung gusto ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy, na ibigin po natin siya, hindi kalahati ng ating mga puso, kundi buong puso. Hindi kalahati ng ating isip, kundi buong isip. Hindi kalahati ng ating lakas, buong lakas. Ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Kindly po mga aming mahal, from the book of Deuteronomy 6 verse 5. From the book of Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Amen. Deuteronomy kabanatang 6, talata 5. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Amen. Palapakan pa natin ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga salita, minamahal, from the book of Deuteronomy. Sabi ng Biblia, minamahal, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, buong puso, mga minamahal, with all thy soul, and with all thy might. Ibigin po natin, ito po yung unang-unang utos, mga minamahal, na nakakasama ng lahat ng mga kautusan. No? Kumbaga nakasalalay po dito yung mga kautusan. Isa po ito sa una, dalawa po itong utos na ito. Love God with your whole heart, with your whole mind, with your whole soul, and love your neighbor as you love yourself. Ito po ay isa sa nakasalalay dito ang mga kautusan ng mahal na Panginoon. Marami. Anong sabi ng Biblia? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong lakas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Amen! Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord! Ito po ang gusto ng mahal na Panginoon, ibigay natin. Kaya kung tayo po, may nakikita po tayo sa sitwasyon natin ngayon, mga minamahal, kung mag-aalala ka, matatakot ka, wala rin naman. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Mag-alala ka, matakot ka, wala rin. Wala may tulong. Pero kung mananalangin ka at magpupuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Oh, si Jacob, matagal na pala siyang pinatawad ng kapatid niya. Amen? Amen? Matagal na pala siyang pinatawad. Hindi niya kasi alam, nandun yung takot. Pero ang Diyos na pala ang gumawa ng paraan. Mayaman na rin si Esau. Everybody say praise the Lord. Yung nirigaluhan niya by the hundreds ng mga kambing, by the hundreds ng mga sheep, mga karnero, tupa. Ang sabi ni Esau, sa iyo na yan kapatid, dahil marami din ako niyan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas ang palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Si Jake, si David, ganun din. Binigyan sila ng mahal na Panginoon ng guide, nasaan yung kalaban. Pagdating doon sa kalaban, minamahal, hindi na sila nahirapan dahil lahat ng kalaban nila nagsiselebrate eh. Dahil nagsiselebrate yung mga kalaban, inom ng inom, alasing lahat. Makalaban pa ba yun? hindi na yung makahawak ng espada, mga minamahal. Oh, talo lahat. Tingnan mo, hindi mahirap
kapag sinunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakas. Kaya ito pong ating sitwasyon ngayon. Everybody say, praise the Lord. Manalangin tayo. Bigyan tayo ng mahal na Panginoon ng paraan. Amen? O mga kapatiran, matanggal na sana. Dahil kailangan i-vaccine na. Hindi man talaga sila magpa-vaccine, mga minamahal. O anong sabi ng amo? Dahil nakita yung mga kapatiran tapat sa trabaho nila, naglilingkod pa sa Diyos, may takot pa sa Diyos, faithful sa trabaho nila. Anong sabi ng amo? Sige, huwag ka nalang magpa-vaccine. Diyan ka pa rin sa iyong trabaho. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Ang Diyos ang gagawa po ng paraan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang sa atin ay manalangin. Magpuri, magtiwala sa Diyos. Love God. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ang sabi ng Biblia, Salmos 119, versikulo 2, mapalad, mapalad ang mga taong ganito ang ginagawa, mga minamahal. Basahin po natin, Salmos 119, versikulo 2. Psalms chapter 119, verse 2. Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with a whole heart. Amen. Mga awit, 119, ang talata 2. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap ng kanyang buong puso. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po yung mapalad? Sino po yung mapalad? Yung nag-iingat ng mga patotoo ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kung yung mga sinabi sa atin na nagkatotoo, yan po yung mga patotoo ng mahal na Panginoon. Amen? Yung mga salita niya naging totoo sa buhay natin, those are God's testimonies. Testimonies, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, mapalad ang nag-iingat ng mga patotoo ng Diyos at hinahanap po siya ng buong puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sino yung mapalad? Lahat ng gusto maging mapalad, magsabi ng praise the Lord. Tanang gusto maging bulahan, magsingit, praise the Lord. Ingon ang Biblia, ang pingi ang mga pagpamatuod sa Diyos o pangitang Diyos sa tibuok ni mong kasing-kasing. Palakpakan natin ating mahal pa natin pong last verse, mga minamahal. Put your trust in God because His ways are right. Ito po ang napakaganda. Dapat tayong magtiwala sa mahal na Panginoon. Dapat kang maging panatag. Kalmanti ka lang diha sa Ginoo, malinawon ka diha sa Ginoo. Bakit, mga minamahal? Nga naman, dahil ang mga pamamaraan ng Diyos ay tama. Amen. Amen. Ang pamamaraan ng Diyos ay tama. Tayo, maaari pa tayo magkamali. Amen. Pwede rin maraming mali kaysa tama. Ang tao ganun. Pwedeng magkamali, pwedeng maraming mali. Everybody say praise the Lord. Habang tayo nagsasarili, nagkakamali-mali. Pero ang pamamaraan ng Diyos ay palaging tama, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, Hosea chapter 14 verse 9. At di pong last verse, pagtapos na awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. From the book of Hosea chapter 14 verse 9. Who is wise? And he shall understand these things. Prudent, and he shall know them. For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them. But the transgressors shall fall therein. Amen. Oseas, kabanatang 14, ang talata 9. Sino ang pantas at siya makakaunawa ng mga bagay nito at mabait at kanyang mga alaman sapagkat ang daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap ngunit kabubuhalan ng mga malalangsang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Sino daw pong matalino, makakaunawa siya nito. Sino ang mabait, maminamahal, malalaman niya ito. Ano sabi ng Biblia? Ang paraan ng Panginoon ay matuwid. Tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Katulad po ngayon, lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nandito tayo ngayon nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Bumibilang tayo ng oras sa ating pananambahan. Sa una, napapagod tayo. Pero nung madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, kulang pa ang ilang oras na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumuluha ka, ang tingin sa iyo ng mga tao, para kang nalulungkot. Hindi nila alam, masayang-masaya ka dahil matamis ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo mapaliwanag na kagalakan. Everybody say praise the Lord. Naging ganito tayo, mga minamahal, dahil nagtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Nagtiwala tayo at umasa sa Diyos. Kaya nandito tayo
pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Diba totoo ang sabi ng Biblia? Ang pamamaraan ng Diyos ay matuwid. Ang pamamaraan ng mahal na Panginoon ay tama, mga minamahal. Sinong matalino? Mauunawaan niya ito. Sinong mabait? Malalaman niya ito ng mga pamaraan ng Diyos ay matuwid, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal po yung pinagpalang ating mga buhay ngayon. Anong sabi na ating mahal na kapatid, Sister Suzette? Kung hindi siya nakakilala sa mahal po, hindi niya alam kung makagraduate siya. Dahil puro barkada, puro drugs. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakilala siya sa Diyos. Nakatapos siya. Nakapagtrabaho ng maayos, mga minamahal. Ang sabi niya pa nga po, mga minamahal, hindi yung kanyang natanggap na diploma degree sa kanyang buhay, ang kanyang pinapasalamatan. Ang pinapasalamatan niya na nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nakilala din ng Diyos, mga minamahal. Binigyan ng mahal na Panginoon ang pagkakataon na maglingkod at magmana ng buhay na walang hanggan. Napakapalad natin, mga minamahal. Diyos ang pumili sa atin. Diyos ang naabag sa atin, mga minamahal. Diyos din po ang mag-iingat sa atin. Alam natin ang mga pamaraan ng Diyos ay laging matuwid, mga minamahal. Sa mga nagtitiwala at umaasa sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos sa hapon na ito. Ating iparating sa mahal na Panginoon ang ating magtitiwala sa Kanya, mga minamahal. Higit na mapag-iingat ingatan ng Diyos ang ating mga puso, mga minamahal, kapag tayo lumalakad sa Kanyang kalooban, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko.
Sa makabubuti sa bawat isa sa ating mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pinumakos sa ating mga prayers, mga minamahal, sa Diyos ay wala pong imposible. Iparating natin sa mga lapay na ating mga problema, ating mga pangailangan, mga minamahal. Nakikinig po ang Diyos sa ating mga dalangin, mga minamahal. After you have done His will, God will answer your prayers. Pagkatapos po sundin ang kalooban ng ating mga Panginoon, mga minamahal, ang Diyos po ang tutugon sa ating mga panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O po, dakilan mo, pagpala namin Diyos sa mga naming banal, malapayin sa mga sandali ito. Kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, dumadalangin sa iyo sa pangunang panalangin ng aming malibang lista, ulis na Dalmeda. Malapayin patawarin kami sa aming mga pagkukulang mo, Diyos. Kabagan palayain, malapayin sa aming mga kahinaan. Dalangin namin ikaw po magbigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman, o Diyos. Hallelujah. Ikaw po magbigay ng kalutasan sa mga suliranin, malapayin noon. Bigyan mo ng katugunan ng mga dalangin ng bawat isa, o Diyos. Hallelujah. Ikaw po mag-bless, malapay na sa bawat isa, materially, physically, git sa lahat, spiritually, malapay na sumaamin ka lagi ang pag-iingat mo, sumaamin lagi, malapay na patubay mo, sumaamin lagi sa makapangyarihang pangalan mo, malaming Panginoong Jesus. Dumadalangin po kami, amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Ipatong natin sa kamay, sa ating ulo, minamahal, sa kamay, sa bahagi ng katawan na may karamdaman, kung tayo po may mga alinlangan, mga minamahal, taas ating dalawang kamay at isipin po natin ating mahal ebanghelista po ang nag-pray sa atin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much, kapakinabang ang panalangin ng taong matuwid. Abutin po tayo ng biyaya ng mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, dakilan mo pagpala namin Diyos, misanan pa kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalita, dumadalangin sa pangunang panalangin ng mahal ebanghelista Willis Ted Almeda. Mahal na Panginoon, at mapagpala mo kamay, O Diyos, at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasawal at dimoy na makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, ayun, makatarak, dimoy na anilangan, dimoy na ng COVID, dimoy na pandemic, lumayas ka
ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, devils of infirmities, problem, doubts, I believe, cast out, mamas. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos na mahal tayo pong lahat. Tumayo, mga minamahal. At ay tumalon tatlong beses, bigyan ng malakas, hallelujah, praise the Lord. Iparating pa natin sa ating mahal na pinit, ating taw sa pusong pagpapasalamat, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, amen. Everybody say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, God bless you po, mga minamahal. At ang mahal na Panginoon po patuloy mag-bless sa ating mga minamahal. Sa magitan po ng kanyang banal na salita, mga minamahal ko. Praise the Lord. At minamahal, tayo po idadako na po sa ating mga announcement, mga minamahal. Praise the Lord. At kami nibigay pagkakataon sa ating live preacher, co-preacher Alex Asay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bless you po sa ating beloved older preacher, Brother Richard Abad. Ating palapakan ng ating buhay na Diyos. Shout praise the Lord. Puray po ating buhay na Diyos, minamahal. At sa ating papatuloy po, minamahal. Hallelujah sa ating mga announcement po, minamahal. Malagang announcement. Palagi tayo nag-anyaya sa lahat ating mga kapatiran, mga televiewers, webcast viewers. Mayroon po tayong 3 times a week na panambahan. Dito po sa Dako, minamahal, ang Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. Ito po, minamahal, ang Main Church. Praise the Lord. Sunday. Sa maning adlaw ay sulko, nag-upisa tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Praise the Lord. Ating midweek service, every Wednesday po, minamahal, mag-upisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Biyernes, mag-upisa tayo ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po, minamahal. Praise the Lord. Sa ating tuloy-tuloy na programa, sa YouTube channel, minamahal, sa ating Facebook, sa ating internet, ang ating Jesus Miracle Hour po, minamahal, every night except Friday. Yan po, minamahal, mag-upisa ng alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. Purihin po ating buhay na Diyos sa pamagitan po nating Facebook, YouTube channel, minamahal, at ilang i-type ang GMCIM Cebu Central Visayas. Purihin po ating buhay na Diyos sa ating contact number, minamahal, sa mga magpa-pre-request. Magpalihan sa pamagitan po ng ating cellphone number 0939E3-4210 and 0991-2929-428. So atin ang minimal ilista, ang ating landline, minimahal, 032, no, sa ating code number, minimahal, dito po sa Pasulhas, 5203643. So yun po, minamahal, ang ating mga schedule of services sa ating special pledges, minamahal, ating tuloy-tuloy ang ating mga paggawa ng ating bahay-sambahan po, minamahal. Mayroon po tayong extra money po, minamahal, sa ating ibigay upang tayo papalain, no, sa pamagitan ng pagpo sa ating brother Larry, diyan ba si Larry? Sa ating special pledges po, minamahal. Sa ating special pledges, sa ating brother Larry Delbo, praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, beloved brother Alex Asoy. Manaman nga, manan tayong manalangin sa ating special na putri. Dakilang magpala po ng mga Diyos, makapangin sa lahat sa pangalan, pinakamamalapangin sa marami, maraming salamat sa hapong ito. Narito po kami sa bibigay ng special na putri, malapangin sa dalangin, maligalang malapastor, will israel, beloved. Malaki pagpalain mo mga kamay na kataas ng malaking pag-ibig siya malang gawain malapay nyo. Ibalik mo sa libulik po, kapinulong panalangin sa matanay, pinansyal, physical, lalong hit sa panalangin, spiritual, malapay nyo sa mga kapatid na nais magbigay, tumala po yung sabigay. Patuloy mo yung dumadalangin, bigyan mo sa pagkitaan ng Diyos yung trabaho na ayon sa panang kalooban upang sanod sa nagawain sila pong magbigay at makatanggap ng pagpapala na gumula sa pagpalain mo kami lahat sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise Lord. God bless you po sa ating brother Larry Dilpo sa ating pray for manual sa ating special pledges. At mayroon po tayong dugang announcement, minamahal, sa ating mga kapatiran. Willing, gusto magpalihans po, minamahal, dito lang po sa precious area. Kindly po, minamahal, ati pong sundin ang
protocol po, minamahal, ating distancing, physical distancing. And magsuot po tayo ng face mask, minamahal. No, sa ating mga kapatiran na gusto magpalihans. Praise the Lord. Pura yung ating buhay ng Diyos. Willing magbautismo. Mayroon po tayong bautismo after sa ating closing prayer. Sa pamagitan po ng ating beloved brother Timothy Aban sa ating temporary na paghihiwalay sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa time, beloved preacher. Hallelujah. Sa tayo po yung sama-samang mag-pray. Minamahal. Hallelujah. 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 There is Heavenly Father, the mighty name of Jesus, to the prosperity, dearly beloved of our pastor, Willie Estrada Almeda. Kami po yung nagpapasalamat sa iyo, mahal po Jesus. Hallelujah. Sa buong araw na ito, na matagumpay yung banalagawa yung mga Jesus. Hallelujah. Maging man sa MC, joyful songs, solemn songs, pagbigay kay patotoo, pag-awitan ng beloved choir. Aming pinapasalamatan sa iyo, Mahal Jesus, sa patuloy na po na pagbuhos ng banal na presensya. Hallelujah sa aming kaputhandog, Mahal Jesus, hallelujah. Ikaw po magbalik nito sa amin makalibong beses. Pagpalain mo kaming lahat, Mahal Jesus, hallelujah. At higit sa lahat, Mahal Jesus, aking pinapasalamatan. Aming pinapasalamatan sa iyo, Mahal Jesus, hallelujah. Ang iyong banal na salita, hallelujah. Maging pagkain sa aming mga kaluluwa, Mahal Jesus. Hallelujah, maraming salamat, O God, hallelujah. At aming pong dinadalangin sa iyo, Mahal Jesus, hallelujah. Ikaw po mag tanim nito sa aming puso at isipan naming ibuhay, Mahal Jesus, hallelujah. Hallelujah, sa oras na ito, Mahal Jesus, hallelujah, sa aming temporanyo paghihiwalay, Mahal Jesus, hallelujah. Ikaw po mag-ingat sa aming bawat isa, Mahal Jesus, hallelujah. Iiwas mo kami sa disgrasya para tingin mo kami maluhati sa aming mga tahanan, Mahal Jesus, hallelujah. At sa unang panalangin na aming minamahalibang Elisa, Willista Delmeda, aking sinasaway lahat ng disgrasya, hallelujah, kapamakan sa daan, kasawit in Jesus' name, amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise Lord. God bless you po sa ating brother Timothy Abad. Huwag mga mahal, pangmustahay bilang mga anak sa tungkuing adios. We love you the Lord, but our Lord Jesus loves you more. Maayong hapon ka natungtanan. At sa ating mga beloved youth choir, by the square, ating tawangan huwag arin.